Iikutin mo raw ang barangay na ito sa Cebu City, aakalain mong isa lang itong normal na komunidad. Napapalibutan ang nagtatayugang mga gusali kung saan ang mga bahay, dikit-dikit ang mga kalsada at eskinita, makikitid. Pero sa oras na magpalipad ka rito ng drone at makita ang itsura ng barangay sa ere, mamamangha ka sa tatambad sa iyong tanawin. Ang hugis kasi ng barangay, perfect oval o sa Tagalog, bilohaba. Bakit kaya bilohaba ang hugis ng kanilang barangay? Mas easy yung transpo. Na-miss ako nga. First time yung kita ng barangay. Mura siya po, sorry. Nindot siya tanawin ko na rin nasa taas. At ano kaya ang kinalaman nito sa mayaman nilang kasaysayan? Ang barangay na ito, tahanan ng halos 10,000 mga residente. Ang nakita raw na pabilog na linya sa aerial photo, ang kanila pala mismong main road. Ingat lang din sa pagmamaneho. Ang mga kali raw kasi rito, puro one way. Ganon ang design niya kasi maliit lang ang kalsada. One entrance, one exit. That's why parang one way. Subdivide yung mga streets para kung mayroong mga emergency tulad ng sunog or bagyo, mayroong kaming dadaanan. Ang lupang kinatitirikan ng mga bahay, symmetrical o magkakahugis din. Hinahati sa magkabilang mga dulo ng mga mahahabang eskinita. Ito ang old map ng barangay. Itong mga lahat na mga corner streets, connected ito sa oval. Karamihan sa mga nakatira rito, mga nirelocate ng gobyerno, gaya ni Nanay Constantina na dati rin nilang kapitana. The time is really oval, our road during the time is kalapukan. At maging si Nanay Constantina na mangha nung unang nakita ang itsura ng kanilang lugar sa ere. Malaking improvement si panay na bahay ito, no? Sa lahat daw ng mga bahay rito, ang pinakakilala at itinuturing daw nilang landmark ang bahay na ito na kung tawagin, Blue House. Limited to, taas. Dito raw kasi nakatayo ang isa noong entablado na sasagot sa mga tanong kung bakit ang barangay kakaiba ang hugis sa ere. Ang isa pang clue, mahuhulaan rin daw sa pangalan mismo ng barangay, ang barangay Hipodromo. Pero ano ba ang ibig sabihin nito? Marami ang na-interes nung nag-viral ang aerial photo na ito. Ano kaya ito? Bakit paikot-ikot? Nang barangay Hipodromo sa Cebu City na perfect oval. Na-miss ako nga. First time yung kita ng barangay. Mura siya po, sorry. Nindot siya tanawin ko na rin nasa taas. At kung bakit daw ganito ang hugis ng kanilang lugar, ang clue, nasa pangalan mismo ng barangay. Hipodromo, hango sa mga salitang Griego na hipos na ang ibig sabihin, kabayo. At dromos na ang ibig sabihin naman, course. Sa madaling salita, race course para sa mga kabayo. Ang barangay Hipodromo kasi, dati palang kilalang horse racing track sa Cebu. Bago sumiklab ang World War II, masigla raw ang industriya ng horse racing sa bahaging ito ng Cebu. Maganda kasi yung lugar sa Hipodromo dahil across lang siya ng Cebu Business District. Nakita nila na isang malaking posibilidad din na mag-attract ng mga tao yung pagtatayo ng racetrack. So, isa lang kasi yon sa buong probinsya. Yung mga tao, hindi lang sa Cebu. Masayang masaya sila kapag tumutunog na yung bell. Kasi ibig sabihin, magsisimula na yung race. Ang 77 anyos na si Carlos, dati raw runner o errand boy sa karerahan. Siguro mga 70 na ko noon. Bibigyan kami ng pira. Bili ka ng sigarilyo. Kung minsan, inuutusan din daw siya ng tiyuhin niyang hinete na magpaligo sa mga kabayo. Pag ano mo sa kasada diyan, dagat na. Aabot pa kami doon sa ano sa pier area, pier uno. Malakas mag-swim yung kabayo. Ang main road ng barangay Hipodromo na siyang ang nakikitang bilohaba sa ere, ang eksaktong lugar kung saan daw nagkakarerahan noon ang mga kabayo.
Sa gabi, tago kami ng tago. Hindi kami pwede mag-ano sa ubal kasi delikado. Start dito mga kabayo, nakahilira. Yan, paikot yan, paikot. Ganon ang design niya kasi wrist track ato sa mga kabayo sa una. Habang ang tinatawag naman nilang Blue House, ang dating lugar kung saan naman nakatayo ang view deck o grandstand. Ang entrance ng dating stadium, ngayon, basketball court na. Tinatawag tong Stairway to Heaven kasi elevated to, pataas. Nung sumiklab ang gera, natigil daw ang operasyon ng karera ng kabayo. Sinubukan naman daw itong buhayin pagkatapos ng World War II, pero hindi na raw ito masyadong tinangkilik. Commander of the Amerikal Division maps the drive on Cebu City. Nung nagkaroon ng giyera, hindi na nila nakitang importante yung racetrack. Kaya doon na siya naging sarado na. Hanggang sa ginawa na nga itong relocation site taong 1965, ang dating racetrack na gawa sa lupa na palitan ng sementadong kalsada at napalibutan na ng mga konkretong bahay bilang pagpapahalaga sa kanilang kasaysayan at nakaraan. Ang imahe ng kabayo at horseshoe, idinisenyo na rin nila sa official seal ng kanilang barangay. Dinance kami that this place will be preserved. It's our honor, our pride to inform that this place is really rich in history. Proud ko nito nga, di sa ako nakatira, di sa ako naglaki. Yan ang trivia natin tungkol sa lugar na ito na hinding-hindi. Kuwentong Kutsero! Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.